Pagbukas ng pinto ay malawak na sala ang nabungaran ni Jen. Napakunot noo siya dahil walang tao sa loob kundi ang nakita lang niya ay bukas na TV at DVD player. Nasa palabas ay ang masayang video ng pamilya na panay ang tawanan nung nagbakasyon ang mga ito sa beach. Anong ibig sabihin nito? Kunot noong tanong niya sa sarili. Ma'am, isang takot na boses ang nagsalita sa likuran niya. Napalingon siya at nakita niya ang dalawang pulis na nakakapit sa kanyang tauhan habang nakatutok ang baril sa kanya. Anong naibulalas niya dahil sa pagkabigla? Taas ang kamay! Ibaba mo ang baril na kapit mo! Utos ng pulis na nakatutok sa kanya ang baril. Teka, bakit mo ako huhulihin? Gulat na gulat na sabi ni Jen. Mula sa likuran ay lumabas si Michael at Mira at mas lalo siyang nagalit dahil nalinlang siya ng mag-asawa. Hayop kayo? Sigaw ni Jen bago itinutok sa kanila ang baril na kapit. Pero bago maiputok yon ay naunahan na siya ng pulis na agad siyang natamaan sa balikat. Napahiga sa sahig si Jen, kasabay noon ang pag-agos ng dugo sa kanyang balikat. Mula sa hotel, natanaw nila na may sumusunod sa kanilang sasakyan at nahulahan nilang ito ay si Jen. Kaya nagpaikot-ikot sila habang kumukontak sila ng pulis. Doon ay nagsagawa sila ng plano. Mula sa gwardya na magpapanggap na walang alam ay dumiretso sila sa bahay na sanay titirhan nila. Nasa kotse niya ang DVD na alaala nila nung nagbakasyon sila kaya yun ang naisip nila para magmukhang may tao sa loob ng bahay. Sa kapitbahay, doon nila pinatuloy muna ang kanyang ina, ganoon na rin ang kanyang mga anak. Michael, natatakot ako. Usal ni Mira na may panginginig sa kanyang labi. Hinawakan naman siya ni Michael sa dalawang pisngi at kinintalan ng halik sa labi. Huwag kang matakot. Nandito ako sa tabi mo. Hindi na ako papayag na masaktan ka ulit ng babaeng yon. Napatango-tango na lang si Mira. Habang inaantay nila ang pagdating ng sasakyan ni Jen, nakahanda na rin ang mga pulis kaya hindi na si Jen makakatakas pa. Isang patibong na nahulog agad si Jen. Isang pag-aakala na ang mahinang tao ay hindi nakakapag-isip ng maayos. Magpapatunay na kahit si Michael ay mahina sa kaanyuan, may talino naman siyang nagagamit sa lahat ng bagay. At yon ang wala kay Jen na siyang dahilan kung bakit ilang beses siyang nauutakan ni Michael. Babe, aalis muna ako. Paalam ni Michael. Saan ka pupunta, babe? Tanong ko na may pangamba pang nagbabakas sa aking mukha. Ngumiti naman ito sabay lapit sa akin at kinawit ang kamay sa bewang ko at hinapit ako palapit. Huwag kang mag-alala, babe. Wala nang mananakit at manggugulo sa atin. Nakangiting sabi ni Michael. Lingid sa kaalaman ni Michael na nakatakas na si Jen sa hospital, umalis si Michael nang walang pangamba. Malayo-layo na ang nararating ni Michael. Papunta kasi ito sa presinto para alamin kung nakalabas na ba ng hospital si Jen. Isang tawag ang nagpahinto sa kanyang sasakyan. Maganda naman ang nabungaran niya, si Sarhento. Ibabalita na niya siguro ang pagkukulong kay Jen. Hello, Sarhento. Anya. Sir, nakatakas ang babaeng kriminal. Bulalas ng sarhentong pulis kaya nakaramdam siya ng pangamba. Ano? Paano nakatakas? Tanong niya pero agad na rin siyang nagmaniobra at bumalik sa sariling bahay. Hindi na niya inantay pa ang sagot ng sarhento. Nangamba siyang bigla nang malaman na nasa panganib na naman ang kanyang pamilya.
Pagdating sa bahay, ay agad siyang nagtatakbo papasok ng bahay. Pero nadismaya siya nang makita niyang kalat-kalat ang mga display, animoy parang dinaanan ng bagyo. Hayop ka dyan! Naisigaw niya sa kabila ng lahat ng galit na nararamdaman. Wala nang tao sa bahay. Dala ang aking dalawang anak, ganoon na rin si Mira. Alam ko na may kasabwat si Jen. Hindi ko matukoy kung sino. Akala ni Michael ay magiging masaya na ang pamilya niya. Pero hanggang nabubuhay pa pala si Jen ay hindi niya makakamtan ang kaligayahan. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ang mga anak ko. Maawa ka sa amin. Hagulhol kong pagmamakaawa kay Jen. Ano ako, tanga? Inagaw mo ang lahat sa akin, Mira. Ang masayang buhay ko, ang anak at asawa ko. Maging ang buhay na dapat ay sa akin, ay kinuha mo ng lahat. Sino ang maaawa sa sakim na katulad mo? Sabay halakhak nito ng malakas. Mami, bad ka. I hate you. Sigaw ng anak niya. Look what you've done. Pinamulat mo sa anak ko na masama ako. How dare you? Sabay sampal ng malakas sa pisngi ni Mira. Napakapit naman ako sa aking pisngi at hinimas yon dahil para akong mabingi-bingi sa sampal ni Jen sa akin. Kulang pa iyan sa mga ginawa mo sa akin, Mira. Hindi ako makakapayag na maging masaya ka habang ako naman ay nalulungkot. Kukunin ko ang lahat ng meron ka at tutuluyan na kita para wala na akong maging kaagaw sa lahat. Nanlilisik na sabi ni Jen. Mula sa kinauupuan ni Mira ay kinapitan siya sa bisig ng lalaking malaki ang katawan at kinaladkad siya palabas ng kwartong pinagkukulungan nilang tatlo. Mula doon ay dinala siya sa kabilang kwarto. Ano bang gusto mong gawin sa akin ha? Ano? Patayin mo na ako. Patayin mo na ako pero huwag mong idamay ang mga bata. Sigaw ko kay Jen na mas lalong kinatuwa nito. Magandang idea yan, Mira. Pero bago kita patayin, bibigyan muna kita ng magandang thrill. Ngising sabi nito, sabay lapit ng kanyang tauhan at si Jen ay pinagsasampal-sampal sa mukhan at binugbog ang katawan. Nagulat naman siya sa nakita, bakit siya ang binubugbog ng kanyang tauhan? Kakampi ba niya ang tauhan ni Jen? Nasa police station si Michael ng mga oras na yon nang may tumawag sa kanya mula sa mga pulis na hinahanap ang kanyang asawa at mga anak. Sarhento, anong balita? Agad na sagot niya sa kabilang linya. Sir, nakita na namin ang asawa at mga anak ninyo. Nandito na siya sa bahay ninyo. Magandang balita ng pulis sa kanya. Talaga? Salamat, Sarhento. Salamat. Biglang saya niya nang malaman na nakita na ang kanyang pamilya. Pero paano kaya sila nakabalik? Buti na lang at nakatakas si Mira. Pagdating sa bahay, ay nakita agad niyang nakaupo sa sofa ang kanyang asawa. Puro pa sa ito sa katawan, nakasalukuyang ginagamot ng kanyang mami. Diyos ko! Anong ginawa nila sa'yo, Mira? Nag-aalala ang sabi ni Michael. Sinaktan nila ako, babe. Sabi nito habang umiiyak. Agad naman niyang niyakap ito. Salamat at nakaligtas ka, babe. Hayop talaga yung Jen na yan. Papatayin ko siya pag nakita ko siya. Anito? Hayaan mo na siya, babe. Ang mahalaga nakaligtas ako at mga bata. Nag-iiyak na sabi nito. Halika sa ospital. Ipapagamot natin ang mga sugat mo. Tumango na lang ito saka tumayo. Sarhento, sa palagay ninyo, nasaan na si Jen ngayon? Pinapuntahan na namin ang bahay na tinukoy ni ma'am. Balitaan ko na lang kayo pag may nakuha na kaming bagong impormasyon. Sige, Sarhento. Maraming salamat. Nakipagkamay si Michael sa pulis at magkasunod lang silang lumabas ng bahay.
Matapos makaalis ng pulis ay agad na rin silang nagpunta ng hospital. Doon pinagamot si Jen at i-x-ray ang buong katawan. "Dok, kumusta ang asawa ko?" tanong ni Michael. Grabe ang mga tama niya sa katawan. Pero lumalabas na ang mga pasalang ang natamo niya. Wala namang nakitang pamumuo ng dugo o bali sa kanya. Maari na siyang umuwi at magpahinga. Ani ng doktor. "Salamat, Dok." Maliit na tugon niya. Lumabas sa pintuan si Jen na nakatungo ang mukha. Ang dami nga nitong pasa sa katawan. Palabas na sana siya ng hospital nang makita niya ang dali-daling tinutulak ng mga nurse ang isang pasyente na duguan ang ulo at nakilala agad niya kung sino iyon. "Jen?" Naibulalas ko matapos kong makita ang walang malay na katawan ni Jen na ipinasok sa emergency room. Kasunod noon ang mga pulis. Nakita siya ng mga ito at agad siyang kinausap. "Anong nangyari?" tanong ko. "Naaksidente ang sinasakyan nilang kotse. Hindi na tayo mahihirapan na hulihin pa siya dahil sisiguraduhin namin na makukulong na siya." Ani ng pulis. Natuwa ako sa nangyari, pero may kakaibang naramdaman ako nang makita ko si Jen na walang malay. Napatingin ako kay Mira na balisa. Hindi ko alam kung nag-aalala ba ito kay Jen kahit na marami nang ginawa ito sa kanya. "Babe, okay ka lang ba?" tanong ni Michael. "Gusto ko nang umuwi, babe." Maikling sabi nito. Napatango-tango na lang siya at sinunod ang hiling ni Mira. Kahit na gusto ko sanang tingnan si Jen kung ano ang nangyari ay binaliwala ko. Mas importante sa akin ngayon ang kalagayan ng pamilya ko. Pagdating sa sasakyan ay tahimik pa rin ito. Kinapitan ko ang kamay ni Mira at bahagyang pinisil yun. Napalingon naman ito sa akin at ngumiti. Pag-uwi namin sa bahay ay nagpasok na ng kwarto si Mira. Ako naman ay pinuntahan ko ang mga bata sa kwarto na kasama ang aking ina. "Mami, kumusta ang mga bata?" tanong ko. "Ayos naman anak. Eh, si Mira?" Balik na tanong nito sa akin. "Mami, isama mo muna ang mga bata sa ligtas na lugar. Nagtawag na ako ng taxi." Anya. "Ha? Bakit anak?" Takang tanong nito. "Saka ko na lang ipapaliwanag, Mami." Sabay kuha ng mga gamit ng bata at agad na hinakot palabas. Hindi nakaramdam si Mira na umalis na ang aking mga magulang. Hindi ito nalabas ng kwarto. Akala yata niya hindi ko malalaman na hindi siya si Mira. Napansin ko na wala siyang singsing na suot. Habang ang nasa ospital naman ay nakita ko ang kamay ni Mira na nakapatong sa kanyang tiyan. Kaya agad kong nakita ang singsing nitong suot. May palatandaan din ako sa kanyang buhok. Hindi straight ang buhok ni Mira habang si Jin naman ay straight at halatang sanay sa relax na buhok. Agad akong tumawag ng pulis. Hindi ako nagpahalata na alam ko na ang lahat. Pumasok ako sa kwarto at doon kinumusta ko ang lagay niya. "Babe, kumusta ka?" tanong ko sa kanya. Nakahiga ito sa kama na parang masama ang pakiramdam. Dala siguro ng pagbugbog sa kanya na siya lang din ang may kasalanan. "Medyo masama ang pakiramdam ko, babe. Dito ka muna, please. Gusto kitang katabi." Hiling nito na agad ko namang pinagbigyan. Ayoko na mahalata niya na alam ko ang lahat. Yumakap ito sa akin. Ganoon din ako. "Michael, mahal na mahal kita at lahat ng gusto mo gagawin ko." "Anito?" "Mira, mahal din kita. Kaya ginagawa ko ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa iyo." Anya. "Sana wala nang humadlang sa ating dalawa, babe. Mag-ibang bansa na tayo, please. Gusto kong lumayo na tayo sa lahat ng kapahamakan.
ang dami na nating pinagdaanan at nakakapagod na ang paulit-ulit na panggugulo sa atin ng iba. Naaalala ko dati, napakasaya nating dalawa, kasama ang anak natin. Walang ibang gumugulo. Naiiyak nitong sabi. Doon, mas nadagdagan pa ang suspecha ko na si Jen ang kasama ko ngayon. Sapagkat si Mira ay walang naaalala. Lalo akong nandiri sa kayakap ko. Alam kong may pinagsamahan kami ni Jen, pero hindi ko maatim na makisama pa ulit sa kanya. Marami nang napahamak. Ang katulong ko na pinatay niya, wala nang kapatawaran ang mga ginawa sa akin ni Jen. Hindi makatao ang kanyang mga ginawa. Michael, naputol ang sasabihin ni Jen nang may nag-doorbell sa labas ng aming bahay. Sino iyon? Tanong ni Jen. Halika, baka may bisita tayo. Sabay nating salubungin. Sabay hila ko sa kamay niya. Sumunod naman ito sa akin at niyakap pa ako bago kami naglakad palabas ng kwarto. Anong ibig sabihin nito? Bulalas ni Jen matapos na mabungaran nila ay pulis at lagyan siya ng posas. Sumama ka na lang ma'am ng matiwasay, ani ng pulis. Michael, babe, ano ibig sabihin nito? Gulat na tanong nito. Jen, hindi mo ako maluloko. Alam ko na ikaw si Jen. Kailanman ay hindi mo magagaya ang aking asawa. Kailanman ay hindi ikaw magiging si Mira. Dahil malaki ang pagkakaiba niya sa'yo. Sabi ko na may halong galit pa sa aking dibdib. Nagkakamali ka, Michael. Ako si Mira. Ano ka ba? Naiyak na sabi nito. Dalhin na ninyo siya at siguraduhin na hindi na siya makakatakas. Utos ko sa mga pulis na agad naman nila akong sinunod. Ano ka ba, Michael? Michael, ako to, si Mira. Paniwalaan mo naman ako, please. Pagmamakaawa ni Jen. Tiningnan ko lang naman si Jen habang isinasakay na ito ng pulis sa kanilang mobil. At makalipas pa ang ilang minuto at nawala na ang sasakyan sa kanyang harapan. Kailangan ko nang puntahan si Mira sa hospital. Kailangan ko nang masilayan ang asawa ko. Agad nagpunta si Michael sa hospital at doon ay nasa OR naman ito at sumasailalim sa pagtanggal ng namuong dugo sa kanyang bandang ulo. Malakas ang pagkakatama nito sa malaking puno at halos madurog ang katawan nito sa pagsambulat niya sa unahan ng sasakyan. Kumusta ang asawa ko, Sarhento? Tanong ko sa pulis. 50-50 ang asawa mo, sir. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay tao. Pupunta na muna ako sa presinto at aatupagin ko ang kaso ni Miss Anyana. Paalam sa kanya ng pulis. Sige, Sarhento. Maraming salamat sa pagtulong. Nakipagkamay ito sa akin saka umalis. Nangamba ako sa kalagayan ni Mira. Sana makaligtas siya sa operasyon. Naupo ako sa gilid ng mga nakahilerang upuan at naituon ko ang kamay ko sa aking noo. Diyos ko, huwag po ninyong kukunin ang asawa kong si Mira. Kailangan po siya ng mga anak ko. Panginoon, nakikiusap ako na bigyan mo pa siya ng pangalawang buhay para sa amin na nagmamahal sa kanya dito sa lupa. Tulungan po ninyo akong bulungan siya na sana lumaban siya para sa aming mga anak. Naiiyak na usal ni Michael. Napakarami ng aming pinagdaanan sa buhay. Ngayon pa ba siya bibitaw kung kailan na maayos na ang lahat? Napakahina ko kasi. Hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang aking asawa at mga anak. Napakaduwag ko. Mula sa aking pagkakatungo ay may tumabing babae sa akin. Michael, huwag kang panghinaan ng loob. Malalampasan mo rin ang lahat ng pagsubok mo sa buhay. Manalig ka lang sa Diyos at hindi ka niya bibiguin. Anito. Napalingon ako at napatingin sa nagsasalita.
Napakunot ang noo ko. "Sino po kayo?" tanong ko. Nagtaka naman ang katabi ko, parang walang alam sa sinasabi ko. "Ginoo, ako ba ang kausap mo?" tanong nito sa akin na nakakunot noo pa. "Hindi ka po ba nagsasalita? Sino po yun?" Napaisip na lang ako. May babaeng nagsalita sa tabi ko. Sigurado ako sa bagay na iyon. Pero sino siya? Napailing na lang ako at nagkibit balikat. Baka dala lang ng pagod kaya kung ano-ano ang napasok sa isip ko at kung ano-ano ang naririnig ko.